sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ngayon, narito ang tampok na kasaysayan ng buhay ni Serafica. Kasalanan ba ang maging mangmang? Ito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Regular ba ang monthly period mo? Oo, regular. Kahit minsan hindi pa ako nadidelay. Ngayon lang nangyari sa akin ito. Kaya talagang kinakabahan na ako. Huwag muna tayo mag-isip ng advance. Maghintay pa tayo ng isang linggo. O paano? Umuntis nga ako. Anong gagawin natin? Saka na lang natin problemahin yan. Kung sigurado na tayo. Malay natin, false alarm lang yan. Pero Berting, iba talaga yung kutob ko. Paano nga kung talagang buntis ako? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan. Siguradong magagalit sa akin si Mama dahil isa itong malaking kahihiyan. Ganun talaga, Serafica. Kailangan nating harapin ang buong tapang ang kahihinatnan na nagawa natin pagkakamali. Hindi naman natin ito ginusto at sinadya, di ba? Sabihin na lang nating yun talaga ang nakatakdang mangyari. At kung ito ay isang pagsubok, edi magpakatatag na lang tayo. May awa ang Diyos. Malalagpasan din natin ito. Eh, bakit hindi ka pa nag-uumpisa kumain? Siya nga naman, Serafica. Ang sarap pa naman ang pagkakaluto ko rito sa ginatang tulingan, oh. Paborito mo to, hindi ba? Tapos i-stabid mo lang. Pasensya na, ate. Wala akong gana. Oh, eh bakit ka naman mawawala ng gana? Ah, alam ko na. Dahil ba sa hindi natin kasalo si Berting? Ayaw ka na naman, Kuya Jordan. Nainis na ako sa'yo, ha? Alo, mukhang masungit yata ngayon, ha? Para ka naglilihi. Jordan, tama na yan. Alam mo mga mula sa kondisyon yung tao, bibiruin mo pa. Sige na, sirap ka. Kumain ka na. Ayoko. Pasensya na po. Masama ang pakiramdam ko, eh. Ngayon ko muna kayo. Duman na ako sa kwarto. Ano ba nangyayari sa kanya? For the first time, nag-walk out siya sa harap ng pagkain. Eh, kasalanan mo, lapikon! Huh? Lagi ko po siyang binibiro, no? At sanay na po siya sa akin. Ngayon lang po siya nagkaganyan. Eh, baka nga naglilihi. Ano? Naglilihi? Ang ibig niyong sabihin? Buntis si Serafica? Jordan, halika nga sandali. Bakit eh? Basta, halika rito. Po, ano ba sinisilip mo dyan? Ayan o, tingnan mo si Serafica. Manggang hilaw ang nilalantakan. Oo nga no. Bakit yun ang kinakain niya? Kanina, wala raw siyang gana. Hindi man lang tinikman ang paborito niyang ulam. Tapos, hilaw na mangga ang pinagtripan? Ano sa palagay mo? Naiisip mo bang iniisip ko? Hindi ako mapalagay. Kaya lapitan natin siya. Serafica! Hindi naman kami. Huh? Oo nga! Naglalaway na kami, oh! Naku, sorry. Paubos na. Eh, Kuya Jordan, huwag kang tumabi sa akin. Oh, bakit? Ano ba problema? Asa ko, ano, amay ng pabungo mo. Ang sangsang sa ilong. Ha?
Eh, dati pa itong pabango ko, ha? Gustong-gusto mo nga ang amoy na ito, eh. Tapos ngayon, ayaw mo na? Basta lumayo ka sa akin, eh. Nasusuka ko sa amoy mo! Alo? Ay! Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Kasi, yung pabango ni Kuya, nakakasuka ang amoy. Nasusuka ako. Hindi yun ang nakikita kong dahilan. Kaya tapatin mo nga ako, Serafica. Buntis ka ba? Balikan natin ang kasaysayan ni Serafica. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ma, ito na yung resulta ng pregnancy test ni Serafica. Dalawang guhit. Kung ganun, positive. Oh my God! Serafica, buntis ka nga! I'm sorry, Mama. Patawarin niyo po ako. Ay, ano ngayon ang gagawin ko sa'yo? Mahala na po kayo. Oh, ano masasabi mo, Sophia? Huwag na po kayong malungkot, Ma. Dapat pa nga kayong matuwa dahil magkakaroon na kayo ng apo. Oo, gusto kong magka-apo pero hindi sa ganitong paraan. At isa pa, ikaw ang inaasahan ko magbibigay sa akin ng unang apo. Eh, ang kaso nga po, unang nabuntis si Serafica. Kaya sa kanya kayo magkaka-apo. Ano pa nga ba magagawa ko? Nariyan na yan. Pero hindi naman ako papayag na maging bastardong apo ko. Kaya kailangan makasal sila ni Berting sa lalong madaling panahon. Wala pong problema. Handa ko pong pakasalan si Serafica, anumang oras. Pero, simpleng kasal lang po ang kaya kong ibigay. Minsan lang ikakasal ang anak ko, kaya ang gusto ko ay grande. Gaya po nang nasabi ko, hindi ko po kakayanin yan. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa gastos. Siguro mas mabuti kung kami ni Serafica mag-uusap. Kami pong ikakasal, kaya kami rin po magpaplano. Kung ganun, tinatanggalan mo ba ako ng karapatang makialam? Eh, ano ko yung ikakasal? Hindi naman po sa ganun, ma'am. Ang sa akin lang po, ipaubayan niyo sa amin ni Serafica ang bagay na ito. Sige. Ikaw ang bahala. Pero sana naman huwag mong tanggihan ang inaalok kong tulong. Tama si Berting. Siyang lalaki, kaya siyang dapat na umako ng gastos. Pero gusto ko pa rin maging isang espesyal ang kasal ni Serafica. Eh, hindi na mahalaga kung simple o garbong kasal, kundi ang magiging pagsasama nila. Anong silbi ng ingranding kasal? Kung maghihiwalay din sila balang araw. Okay lang sa akin kahit hindi gaano magarbo. Ha? Pero ayoko na masyadong simple. Willing naman ako mag-ambag ng gastos? Eh, hindi naman siguro nila tatanggihan ang tulong mo. Pwede mong dagdagan ang budget ni Berting. Pero wag naman yung mas malaki pa ang ambag mo. Alam mo, natural na sa aming mga lalaking magkaroon ng mataas na pride, ha? Kaya wag mo yung tatapakan. Balikan natin ang kasaysayan ni Serafica. Kasalanan ba ang maging mangmang? Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
gusto, Berting. Tsaka, saan tayo magpapakasal? Kailangan natin ang kahit isang buong paghahanda. At kung papayag ang mama mo, doon na lang tayo sa probinsya. Malaking matitipid ko. Magkano bang budget mo? Kulang-kulang na 100,000 piso ang pera ko sa bangko. Pero hindi ko naman pwedeng gastusin lahat yun para sa kasal natin. Kailangan natin ng pondo sa ating pag-uumpisa. Kukulangin yun. Meron nga akong kaibigan na kinasal na 1 taon. Gumastos sila ng mahigit na 100,000 piso. Simple church wedding lang yun, ha? Tapos yung reception, isa ring simpleng restaurant. Kaya nga doon ko gusto sa probinsya para makatipid ako. At isa pa, marami akong kamag-anak na susuporta sa akin. Eh, baka hindi pumayag si mama. Kukulangin ang budget ko. Kung dito tayo sa Maynila magpapakasal. Biglaan kasi, kaya hindi ko napaghandaan. At ikaw muna. Saan na pala tayo titira? Di ko rin alam. Nakikitira lang ako sa aking kamag-anak. Ay, ngayon pa lang ang dami na nating problema. Tanggapin na lang natin yung tulong ni Mama. Lulukin mo muna yung pride mo. Hindi makakatulong yan sa atin. Mauunahan pa pala tayo ng kapatid mo. Kasalanan niya yun. Hindi siya marunong mag-ingat eh. Eh, ano nga pala yan? Anong magiging buhay ni Serafica sa piling ni Bertin? Ah, bahala siya magdusa. Wala na akong pakialam kahit pa mapariwara siya. Eh, katangahan kasi pinairal niya eh. Kaya yun ang napala niya. Oo, maganda nga siya. Pero kung gaano siya kaganda, ganun din siya kabobo. Nilait mo na naman si Serafica. Kala ko ba mabait ka na? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mabait lang ako kapag nakaharap sa kamera. Hanggang kailan ka naman magpapanggap? Meron bang kontrata ang pagiging artista mo? Bahala na. Basta sa ngayon, na-enjoy ko ang role ko sa pagiging mabait. Sana na ako magsusungit kapag dumating na ang tamang panahon. Ano na pagkasunduan niyo ni Berting? Eh, ayun po. Nakumbinsi ko po siya na ipaubaya na lang sa inyo yung kasal namin. Hindi kasi po namin kakayanin kung magsasarili kami. Mabuti naman kung ganun. Sige, ako lang bahala. Aplanuhan ko yung maigi. Pero mama, huwag sana pong masyadong magarbo. Para hindi naman maliit si Berting. Kung talaga mahal ka ni Berting, hindi siya tututol sa best wedding na gusto kong ibigay sa'yo. Sabihin na lamang nating regalo ko yun sa inyong kasal. Sige na nga po. Kayo na pong bahala. After all, Mama knows best. Uy! Uy, English yun ah. Kahit naman bobo ako, nakakatsaba rin ako ng English paminsan-minsan. At kung hindi man po ako nakagraduate sa college, makakagraduate naman ako sa pagkadalaga. Oo, anak. Kung nabigo ka man sa pag-aaral, pwede kang bumawi sa panibagong yugto ng buhay na iyong haharapin. Kaya sa pagkakataong ito, dapat na maging matalino ka. Dahil ito ang kurso na kung saan ang magiging guro mo ay ang iyong karanasan. Paano nga ba haharapin ni Serafica ang panibagong kabanata ng kanyang buhay? Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit Amor,
Lionel Benjamin, James Quaton, Susan Robles, Thea Pecho Corpus, at Rosana Villegas sa mahalagang papel ni Serafica. Sound effects, Jerry Mucha. Musical director, Boboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Production assistant, Anching Cruz. Ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval. Sa direksyon, Phil Cruz. Serafica, kasalanan ba ang maging mangmang dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan?